grabe. May natanggap kaming text. Meron po kaming isang patient na binibigyan lagi ng eto complete tsaka ng vida. Siya po, nakaratay ng ilang days na po and then pinalabas na po siya ng hospital. Kasi sabi ng doktor, hindi na daw po siya mabubuhay. So, natanggap po namin yung text na yun. Sobrang grabe ang sarap sa pakiramdam. Kasi, alam mo yung parang ginawa kang instrument ni God para mabigyan ng another life yung isang bata. Grabe talaga, hindi ko talaga makapaniwala sa nabigay ng complete tsaka ng vida. Ito po pala si Nanay and si Nonay Joshua. Siya po yung sinasabi ko kanina na bumaling po sa product natin si Inlobay. Nay, okay lang po ba? Pakikwento naman po sa amin kung ano po yung nangyari before po siya. Paano po nag-umpisa yung sakit niya? Nag-umpisa yung May 31. Naano siya nagkasa ng ulan. Tapos nagkasakit siya ng ordinaryong lagnat. Tapos pinrefer kami sa hospital sa city. Pag-refer sa amin doon, sabi nila, ang meningitis daw sa mga laboratories, CT scan, dalawang beses yung CT scan, ultrasound, x-ray. Yung findings nila, hindi pa nila naalam na hindi lang ordinary yung meningitis. TB meningitis, kasi dinala pa daw doon sa Maynila. Kasi parang nahirapan sila magkamot. Pag-refer kami, linagay kami sa, sa ICU. Sinabi na sa amin ng mga doktor na July 15, sabi nila parang wala na daw lunas. Sabi nila, yung isa na lang yung gawin nila yung operahan sa utak. Sabi ko sa doktor kung ilang porsyento na mabuhay siya. Sabi ng mga doktor, walang kasiguraduhan na mabuhay. Kasi parang hindi na nila kaya yung lahat ng mga antibiotics nilagay na. Masiprobin, mahal. Sabi ng asawa ko, huwag na lang ipasan. Kasi kung anong ibigay sa amin ni God, tanggapin na lang namin. Buhay man kung lalabas. Sabi ng doktor, mapirma lang kami kung lalabas kami. Kasi hindi na gumaling lumabas kami. Sabi na mo, hindi ko pirma. So, tanggapin na lang namin kung anong ibigay ni God kung mamatay mo. Kasi wala na kami yung choice. So, nung mga ilang weeks po kayo sa hospital? 46 days. Sa 46 days, wala ka pala yung nangyari? Walang nangyari. Mga malapit half million yung gastos. Tapos, nung nakalabas po kayo ng hospital? Paglabas namin ng hospital, saka si Mama Arlene. Kita kami sa doktor, sa clinic. Sabi niya, maniwala ko hindi. Sabi ko, sige, punta rin sa bahay. Yung video po ni Ivy, yung kumalitin sa meningitis. So, doon po kayo na nabuhayan ulit ng lakas. Sabi ko, gulalim niya. Kasi, yun po, sobrang nakakatapat talaga ng puso. Sobrang, nung nabasa po namin yung text mo, sobrang, yung mga balahibo namin, as in. Kasi, first time po talaga namin na, kasi hindi namin ina-expect talaga, grabe yung, nakita namin yung unang pampalagaan ko sa bahay. Sobrang, di ba yung ano niya talaga siya, sobrang payat na. Yung mga nerves ko, hindi na lang. Oo, hindi na siya gumagalaw. Tapos yung tuhod niya, hindi na rin ma-stretch. Ano po yung unang inunong niya? Yung complete 3 times a day. 3 times a day. Pag inunong niya ng complete na 3 times a day, yung mga nerves niya, parang nagkagalaw. Yun ang tinitingnan ko yung gumagalaw. Kasi sabi mo, mga 2 weeks, tingnan ko yung mga nerves niya kung gumagalaw. Tapos, so within 2 weeks lang po, ng complete, gumalaw na po yung mga nerves niya. Hindi na naubos yung isang box lang. And then yung ano po, itong bida. Yung bida, yung isang sasig, dalawang baso, yun lang din namin kung anak ko yung bida yung kapatid niya. After po nung after nang gumalaw na yung mga ugat niya, ano po yung next na improvement? Gumagalaw na yung katawan niya, yung tuhod niya na hindi niya ma-strength na. Yun ang nakita ko yung pangalawang improvement.
gamit niya at saka nakaupo. Nakauwi din siya makaupo. So total po mga ilang weeks at parang gumaling na talaga siya. 3 to 4 weeks. Ito for weeks. Ito lang po na yun. Salamat una sa lahat sa kay God. Binigyan niya ng pangalawang buhay yung anak ko at saka sa instrumento niya ng mga nagpunta sa bahay, si Ma'am Angel, si Ma'am Arlene, at si Ma'am Mary Gurley, at saka si Sir Edwin, yan. Salamat sa kanila at sa Inpits, sa Bida, at sa mga alliance, in global alliance, salamat sa lahat.